Nakabalutan sa istorya sa libro ni Ezra, Nehemiah, Zechariah, and Haggai. These prophets are contemporaries. Gigamit sila sa Ginoo sa kinabuhi sa mga Israelinhon samtang dito sila sa Babylon. Ug hangtod nga nagabalik na sila sa Juda, sa Jerusalem, kani nga mga tawo na himo nga mga instruments sa ilang kinabuhi o paglihok sa Ginoo sila kinabuhi. This morning, I'd like to share to you a thought: the God-centered heart is a heart occupied by God. Ako lang dito kang anyway to be mentioned time and time again. The God-centered heart, ang kasing-kasing ng sentro mo ang Diyos, o sa kasing-kasing na gi-occupy sa Ginoo. After 70 years of captivity, ang mga Hudiyo, the Jews, the people were allowed to go home. Kung nakakita mo atong usa ka, I'm sorry, don't mind. I saw a movie nga istorya siya sa usa ka taong nga na-prison siya, nga wala siya ay sala. Pero tungod sa pagmaniobra sa mga abogado, na-prison din siya. More than 20 years. O nga, sa dihang nakagawas na siya, pinagis sa kaparol, nagawas siya, o nga naglakaw siya sa dalan, wala siya kabaluha sa panulong. O yabot lang sa panahon nga he came to his mind from the gate of the prison, nagbakta siya more than 3 hours. Wala siya sa iyang muna-huna. Wala siya na muna-huna nga muli silang balay. Wala siya na muna-huna nga makita ang iyang mga family, ang members iyang family. Nakamata siya, wala man siya nagduan nung sirang lakaw na natulog. Pero dili siya natulog. He came back to his mind when a policeman shouted at him tungod kay naa siya sa usa ka corner nga busy ang traffic. Nga nakamata siya. Sir, unsay imong problema? Ingon siya, I just can't believe that finally I am free. Kaling mga Hudiyo nga sa wala pa nahitabo ang captivity, God, through Prophet Jeremiah, convinced them to be captive. Murag voluntary or willful sila na magpabihag sa mga Babylon, sa taga-Babylon. Tungod kay wala lang dito sa mahimo. Then, these adults, maybe ito mga bata-bataon, murag wala pa ito, nag-enjoy sila sa experience. Murag nag-abroad sila, nag-migrate sila lang ng lugar. But those who are adults or old people were beginning counting days. And they knew, because it was already prophesied, that the captivity period will last for 70 years. Moment ko ni usa sa sala nila, ng usa po sa silot, mo ang wala nila ginapapahulay ilang yuta. They are not giving rest to the land. For pila. Pila ni ang ratio sa 70 years. 700 years. 700 years. O sana sa mga reason why God allowed this captivity. Year after year, wala mo silang problema dito. Ito yung promise na Ginoo sa Jeremiah chapter 29. Makinabuhi sila sa Babylon as if naa sila sa ilang very own place. Magtanong sila dito, magtukod sila ilang balay ng kapuyan, magdaghan sila dito. Wala sila dito sa Egypt. Ang ilang mga anak na babae, magminyak sa mga lalaki, o ang mga lalaki, magdaghan sila. O ang kinabuhi ng promise na Ginoo sila dito, dili man sila captive. Pero, kani nga mga Hudiyo, nasayod sila ang realidad
bihag din sila. Sana yun, no? Hindi mo na yung mga bata ng saman. Ay, wala na lang yung sakit. Wag na mo lang tayo sakit. Ah, bata ko, wala ko sa'yo madalang. Hindi lang sa gila. Pero it still hurt. Kung magmadala ba magmadala? They believe that God is in control for the coming 70 years. And they believe that God will take care of them at Babylon, with all their needs be provided and all their safety be granted. But one thing, di kibawala sa unahuna atong mga adult or old people nga nakatid is the fact that they are what? Mga bihag sila sa Babylon. Nangunta buhay pa sila. And remember, that is 70 years there at Babylon. Una-una, kung ikaw usan ini ng mga tao, kung sa'y magutang sa unahuna nga mangingawan ni mo. Kaya pagbiyan nila sa Jerusalem, sa Judah, nagkupa ang temple, pero ang wall sa Jerusalem, sa syudad, wala man ito nagkupa. The second time, nung pagkatake sa kundi na nagkupa, sila gamahuna sila sa ilang mga yuta dito. Kaya ilang di palagiya. Nagunahuna kasi ko sila sa ilang mga balay. Napakay balay lang dito gani, after 70 years, most probably naatong kay mga patungan nila mga balay sa una, no? Okay. Maybe they were thinking of mga amigo sa kasikbit din nila na nasuot ka lang sa bangunglino sa mga kaila. Or maybe they're longing for the food and the rest. Kanang rest pa sila kung muna, nga naa sila silang home place. But you know what, Christians? After 70 years, they are allowed to go home. One thing in their hearts that they long so much sa kaputang. And sa nagkatuon ko ani, or many times, ma-bless with ko. Nga naani sa kasing-kasing ba sa usa ka tao, murabag, kung anak ka sa Ginoo, naagid ni sa imo. Kapag mo unsa, they're longing to worship God freely. Some of the Israelites, I'm reading this from the history, part of the history, returned from the Babylonian captivity beginning in 538 before Christ. Ugmonin siya ang nasa ilang, nasa ng kasing-kasing. They determined to restore the worship of God to its rightful place at the center of their lives. Dito sa Babylon, nakabantay mo, please open your Bibles into Jeremiah chapter 29. Verse 5. Let me read, start from verse 4 and 5 and 6. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all who were carried away captive, whom I have caused to be carried away from Jerusalem to Babylon, build houses, dwell in them, plant gardens and eat their fruit, take wives and beget sons and daughters, and take wives for your sons and give your daughters to husbands, so that they may bear sons and daughters, that you may be increased there and not diminished. Kumpleto. Isa lang ang wala, isa at sa Ginoo sa ila. Na dito sa Babylon, free sila mag-worship. Usa ka commentator nag-ingon, gituyo sa Ginoo nga for 70 years pwede ba sila magsimba sa Ginoo sa ilang kwarto, sa ilang balay, but they can show to the Babylonian people nga nagsimba sila sa ilang Ginoo. We know the story of Daniel. Inanak ka idolater ang Babylon. But then God is working out in the heart of the people, in the hearts of the people, tungod kay ang problema nila sa dito pa sila sa Judah, sa Israel. Something is wrong with their hearts or attitude towards their worship to God. Kung nag-inunugot pa na worship ang atong sa unang-una kanang Domingo, magsimba sa Ginoo. No! Worship is a lifestyle. Worship is a lifetime.
Dito palang daan, nakita sa Ginoo nga kaning mga tawhana na wala gis nagtarok simba sa tuwa. One of the purposes of God nang gi-allow sa Ginoo for that long 70 years for them to miss, mabingaw sila sa pagsimba sa Ginoo. Sa Ginoo at Ginoo. Our proposition this morning is this. Unless the Lord occupied our hearts, we cannot occupy a good land. Hangtod nga atong kasing-kasing giokupa sa Ginoo, dili gyud ta makaokupa og maayo nga yuta. Do you believe that? Your face seems to be not in agreement sa akong gisulti. Sa kinabuhi sa mga Hudiyo, they own a lot for their houses. They own, in our terms, with regards sa ilang pagpuyo dito sa Babylon, nasa mga yuta po dito na ilang gitikan, nagitam na nung nag-harvest sila. Sa ilang pagunahuna o sa pagunahuna sa mga Babylonian, is okay to na sila ilang itong trabahoon lang at imanon katong na yuta, but everyone knows that after 70 years, except sa mga Babylonian people, biyahan kumila kay ilit man itong ilang. God's people ought to be God's lovers. God's people ought to be God's lovers. Kis pa yung gift mo sa Ginoo. Yung mga unbelieving. Dili kayo silang tuo sa Ginoo. Muhigog mapagit sila sa Ginoo. When a person believes the Lord Jesus Christ, he professed a sign. I am now on Jesus' side. I believe Him. Kung sige ko ano kay Jesus Christ, He is the Savior of our souls. He is the giver of life. He was, He is the life. That is Jesus Christ. O, ganatang pagkinabuhi na pinagi lang sa pagtuo, ato na siyang ginapractice. Huwag ang atong mga ginapaghimo para sa anang Ginoo, nga atong ginasimba, nga itawag ng Ginoo. Mahimo na siya na nindot ayaw ng pagpangabudlay, pagpanarabaho, kung ginahimo sila nga ginapailaluman sa gugma. Gugma ang nagtuklod sa pag-alagad sa Ginoo. They came out from Babylon with that love or longing to worship the Lord. God's people must possess a heart that is occupied by God, and that heart is a heart that loves to worship God. Kasing-kasing yung nagahigog ma, pagsimba sa Ginoo, kung sa manang hulagway sa usang katao, may in love kayo sa usang kabutang. Kanang butang, binaktiman niya, o kanang tao, binaktiman, kung sa kinahimo niya, kung sa ang definition pa sa agape, is seeking the highest good for its object. Kung ang gugma nato para sa Ginoo, ang gugma nga agape, buta sa but pangitawon ko ang pinakamaayo Dios para sa Ginoo. And when we worship God, that God that we love, that God that we serve, ang atong pagsimba should be beautiful. Guwapo. Wapa, lindot ng pagsimba. A worship that is not characterized by an idea of routine. A worship that is not just like a traditional practice. When we go to church, it's not just for the sake of going to church because it's Sunday. We go to church because we will meet God and worship God. Amen. Ang simple naman mga dito ko sa simbahan mo, sa mga bata. Pagkakunalan, gusto niya ang pagsakit, para na mabubangon, para mamapukaw ng kasing-kasing. It's Sunday! Diba? Why? Because we will meet the Lord that we love. Because we will worship Him. Because we love to worship Him. According to the history, these people were so desiring to return to their homeland and live as free to worship.
Di ba? Wapo kina sila ng kasing-kasing. Wapo kina sila ng kasing-kasing. And for less than 70 years, they missed worshiping the Lord their God, Jehovah. They longed for it to have gathered in the temple, God's temple, to worship their God. Ang ilang kasing-kasing, empty. How ang ilang kasing-kasing, gitawag siya na dunay spiritual vacuum. Nagapangandoy siya na magpunuktos niya. Magpunuktos siya tungkol sa ilang spiritual experience in worship. Finally, they're home. And we can only imagine how happy they are. Ang sunod nila sa pamaglima sa Juda, sa Jerusalem, or sa Israel, kaapig niya ng kalipay. At last, finally, this is our home! Pero kapalungan sa gihimo nila mga Israelino at Isuhanon, pag-abot nila sa Jerusalem, pag-abot nila silang homeland, kapalungan sa unang yung gihimo nila, they, of course, they settle themselves, their family, dito, nalikot sila. Kung wala pa sila naghimo sa mga pagsubay sa yuta nila, kung asa, pagtanong kung sa kaha, niato sila sa location kung asa ang templo na nagiba, kung dito nagtukod sila sa altar, and they worship. Later, they laid a foundation to rebuild the temple of God again. Inanak sila, excited. Inanak kadako ang kasing-kasing nila para sa pagsimba sa Ginoo. Inanak sila na excited sa pagsimba sa Ginoo. They are so determined to restore the worship of God to its rightful place at the center of their lives. Simple yun silang kinabuhi. Kung saan man ang epekto sa pang kinabuhi, day after day. Kana bang akong pagsimba sa Ginoo? Kanang gitawag mga worship service. How it affects our life day after day. Ang ato bang pagsimba sa Ginoo, naghimo sa ato ang mga relihiyoso na tao? O ang atong pagsimba sa Ginoo, naghimo ka na ito ng mga lipon, o mga anindot ng mga tao at ubangan sa Diyos, mga magsisimba sa Ginoo. They built an altar sa original niya na site. And then they agreed and they planned to build the temple once again. We will see the passion in them. There was the place of worship. The place of worship must be kept orderly. And the place of worship must be kept beautifully. Ephesians, we thank the Lord for our brothers and sisters, for sisters to have given. Ano yung pag-decorate sa church? Amen. Wala yung simbahan ba na magsundin mo wala decoration? Ano ka? Na nagasimba din kapalo sila ng kalinga lugar is a special place. These decorations or flowers is not, wala may ginabutang din to reflect the one who would do this. It is here, ibutang ni Tineo. Sa tayo ng mga simbahan ng kino, gwapo, gitay ang simbahan. Gwapo, kino simbahan. Gita rin view ang gina-preparan. Why? Parang na pag may bisita, gwapo mo talas ang simbahan? No. It's because it is the place where God dwells. Church. It must be kept orderly. It must be kept beautifully, but it must be kept respectfully or respectably. Kung siya itong attitude towards sa simbahan, or kung siya itong attitude towards sa pagsimba nato sa Ginoo, din sa ating simbahan. How good to know a person whose heart is occupied by God. That person certainly, sigurado din ka ng kanangang tao na higugmas pagsimba sa Diyos. But if our hearts is occupied with ourselves, of course, we love ourselves. Diba?
If our minds were occupied with things here on earth, we'll have the things here on earth. Mauna ang mag-replika, di ba? But if our hearts is occupied by God, then it will be reflected in our attitude towards God, towards the place, toward our worship service, and even towards our worship life. In contrary, salita po din sa mga tao, no, we appreciate them. Guwapo din po sa, but later on, we know the worst. Ang salita po sa mga buhay. Ang ilang pagpanganduhay, murag nawala na. Ang kasing-kasing nila na puno sa paghandong sa unang magnawang. What happened? Now, the king of Persia, nakadungog report na ang mga tao, mga Hudiyo, mula nagtupo, ilang restore ang Jerusalem, kung kaplano nga mag-rebuild sa hari. So, the king made decree na ihuno ang building sa temple. And the temple building was stopped. Na after 23 years, if I'm not wrong, they started the building of the temple and it was stopped. Then, naabot pa din siya 23 katuig, sugod sa pagsugod, hanggod na natapos ang templo. Doon ay 18 katuig na katong gisugda nila ng trabaho, wala din na trabaho. Tumod kay sa panahon nga di-lift up na katong decree nga ang daman ng pag-build sa temple, di-gikuha na, tibali, okay na, ang mga tao, wala na po sila ng tagad. Munalimun nila sa hanggay, hindi pa man panahon, the dimension time, hindi pa man panahon na ang templo ma-rebuild. At that point of their lives, at that moment of their lives, ang nahitabo nga, ang gihimok nila, mao nga sila nang-okupado na sa mga butang sa ilang kinabuhi. They lost their passion to worship the Lord. They lost that desire to build the worship place. That what happened sa ilang. Subuno, ang passion nila para sa Ginoo na inisa na sa the passion for God was replaced with the passion for goods. Ang panahon na ilang isimba sa Ginoo, ang panahon na ilang ipanday sa templo, ginagamit nila para silang kapalimun ng mga gusto himon sa kinabuhi. An occupied a heart that is centered, God-centered, is a heart that is occupied by God, and that heart loves to worship God. Ikaduha, that heart that is occupied by God loves to work for God. Nahigugma sa pagtrabaho para sa Ginoo. Do you believe that? If you love the Lord because your heart is occupied with by God, you love to work for Him. Ang definition ko kayo na sa pulong ng agape, seeking the highest good for its object. And therefore, because we love the Lord, we love to work for Him. Unsa man nga kasarangan nga ihatag sa tuwa sa Ginoo nga magkahimo ta sa iyang buluhaton, take note of that words buluhaton, mga trabaho nga iya sa Ginoo malipayon ta nga mohimo. In Nehemiah chapter 1 verse 3, naay pulong dinhi nga dimension ni Nehemiah. I mean sa katong nagbalita kay Nehemiah. Nehemiah chapter 1. Ingon pa din he. It came to pass in the month of Chislev, in the 20th year as I was in Shushan the citadel, that Hanani, one of my brethren, came with men from Judah. I asked them concerning the Jews who had escaped, who had survived the captivity, and concerning Jerusalem. And they said to me, the survivors who are left from the captivity in the province are there in great distress. And what's in your Bible? The word reproach. Kaulawan.
Gimensyon na tuloy sa mga kulong doon kay mauna ang usa ka butang na nag-inspire, nag-tuklot kay Nehemiah to do something to rebuild the wall of Jerusalem. Reproach. Kaulaw. O ang ilang reproach, muabot po sa ilang Ginoo. Kabalong kung ano, tungod kay kaling ng mga tao, they became known and so proud people because God, ang ilang Ginoo, is so powerful God. Hello, na istorya to, na nadunggan to sa istorya din sa Old Testament, na mangamba lang sila, no, magtaog na sila sa giyera. Tuyo ko na to nila itong sa itong Jericho, nagungkot na itong wall sa Jericho. Katong nagtabog sila sa Red Sea, nagtabog sila sa Jordan River. Daghan pa kayo ng mga miracles ko na ang mga tao pag makadungog na ang Diyos nila, uban sila, are trembling, bahadlukin sila. Remember, sa panahon nga ang Ark of the Covenant, ha? Nawala sa ilaha, unsay pagbati nila. The presence of God, nawala sa ilaha, o nagkulog sila sa tablo. Pero katong mga Philistines na wala kabalong, na wala alay presensya sa Ginoo sa ila, pagkadumog nila sa tingog alay mga Hudiyo, nanahadlok sila. Why? Tumod sa Ginoo o tumod sa Diyos nila. Karon, kalinga nasod, kalinga syudad, yung Ginoo nila, ligon, gamahanan, kahadlukan, naguba. And Nehemiah so understood the word reproach. Di lang sa iya ha, apil sa Ginoo. And therefore, he prepared himself and encouraged and challenged the people dito nga magtrabaho uban sa ilaha. Yung kanat na pagtrabaho nila was founded sa ilang gugma na magtrabaho para sa Ginoo. Mga Kristohanon, when we work, we have reasons. Di ba? Naman tayo mga rason na magtrabaho ka. Natay trabaho, negosyo, natay mga pangitaan sa matag adlaw. Of course, we want to live. We want to survive. We have also our contributions and participations sa simbahan, sa bulaton sa Ginoo o sa mga bulaton sa gawas. Unsa ang mga kusog? Unsa ang nagdasig sa tua nga maghimo o magpadayon sa paghimo ani nga mga trabaho? Listen to this. Sa nagtrabaho ka sa opisina sa imong amo, you do well for the Lord. When you plan and do planning for your businesses, for your farms, or unsang ginatrabaho nimo, imo nang ginahimo o ginahimoon na magmaayo gyud siya para sa Ginoo. Sa imong pag-eskwela, sa imong pagtrabaho, tanan-tanan, ginahimo nato para sa Ginoo. When we are asked to give, or challenged to participate, we responded supposedly for the Lord. Kung doon ang tayo himuon, isagun sa kagamay sa simbahan, sa kong pamilya, sa kong katilingban, himuon ito siya sa ngalan sa Ginoo. Nasa kapit ang nagitulong ng apostol ko. Whether therefore ye eat or drink, or whatsoever ye do to it, for the glory of God. 1 Corinthians 10:31. Diba? Okay. Let's go back to Haggai. Ingon sa mga tao. The people says in verse 2, thus speak the Lord of hosts, saying that these people says, the time has not come, the time that the Lord's house should be built. Unsan yung picture mga Kristohanon, it reminds me of our attitude sometimes that we say, na ingon ang tanga, aunya na. This is the reality, this is what the Bible says. Ano yung particular na account? Dili ko man ito mga tukon ng templo ba ng trabaho? Unya, sunod na naoy. Diba? Na ata na nakadungog ko and I know that attitude. Unya-unyaon lang nato usahay ang Ginoo. Unya na kung bakante ko. Paano saan ka na bakante?
No, it's not taken against you. Huh? We are just unveiling a reality with regards sa kahintang sa mga Hudyo sa Haggai chapter 1. Kung ang ilang attitude mo ay nagpapasok po sa Ginoo. Listen to this quotation. Kung ang usa ka Kristohanon dili mangilabot sa buluhaton sa Ginoo, dili pod mangilabot ang Ginoo sa iyahang buluhaton. Ha? Okay nga na? Kung ang Kristohanon dili mangilabot sa buluhaton sa Ginoo, ang Diyos dili pod mangilabot sa imong buluhaton. And remember what it says in John chapter 15 verse 4, verse 5. Without me, you can do nothing. Ang sa'yo mag-wonder ka lang, ano mo ni? Kung sa'yo reality din eh. Oo, oh, ang mga tao din eh, naghago sila, nalingkabot sila. Pero sa katapusan, wala pa lang gihapon sila nakuha. I want to read chapter 2, 16 and 17. Haggai chapter 2, 16 and 17. I want to start verse 15. And now carefully consider from this day forward, from before stone was laid upon stone in the temple of the Lord. Verse 16. Since those days, when one came to a heap of 20 ephahs, there were but 10. When one came to the wine vat to draw out 50 vats, but from the press, there were but 20. Tapang, nagunahula, matto ka rito, kaya nakuha ka na pulo ka po, kaya nakuha ni mo, lima lang. Matto ka rito, nakuha ka 50 ka po, kaya nakuha ng 20 lang. Why? People are wondering and questioning themselves. Nga naman? Ah, ito bang siya sa Ginoo? Ingon sa verse 17. I don't know kung sa translation ng Bible, but it says here, I struck you with blight and mildew and hail in all the labors of your hands. Mga Kristohanon, it is a dreadful thing to happen sa atong kinabuhi. Ba nga ang Diyos, di lang rin siya manghilabot sa atong kinabuhi. Iyahapag yung panghilagtan para madaot ang ipanghimo sa atong mga kamot. Mga Kristohanon, sometimes life is so harsh. Life is so hard ang kinabuhi. Lisod, piot, piit kayo. Huwag ang taga-ginawa. Let's consider our life. Atong dumdumon. Let's be honest and be humble before the Lord, Christians. It is to encourage us and to let us know. Ang Ginoo, gitabangan niya ang mga Hudiyo na magka-realize sila kung ilang tagdo ng ilang kahimtang. Kung samtang tagdo na ilang kahimtang, nag-wonder sila na hindi sila ka-prosper. Nganong lugi, firme, nganong inalim ang Ginoo ang kinabuhi ka. Kapit, ba? Mas maayo ba nung kinabuhi ka sa Babylon? And magka-harvest na, magka-taon sila. Okay, itong kinabuhi nyo. Kung naalas lang kapuling na yuta, kung saan may hinukuni? Ha? Di naman yung maayo yung experience. Because God was displeased. Wala na yung buhot sila na iyak silang attitude. But then after that, nagka-realize na itabangan sila sa Ginoo. Atong basahon ang chapter 1 verses 14 verse 14. So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, and the spirit of all the remnant. Tanang na mga nakaulit dito sa Judah. Remnant of the people. And they came and were on the house of the Lord. Iyon sa sila sa Ginoo, nakabantay mo mga Kristohan. I was planning last night to magdala ng Diyo of Diyos. Magbutang ka Diyos sa baso o tubig, ibukot mo, di ba? Maumunog na yung mga kristal sa yung mga color. Di ba hindi siya mag-color at yung color eh? Mura siya, loose pad, lapsy, parang hiligit mo kung to yellow siya, hindi kayo sa yellow. Ang buha ko na ito, parang mamakutan sa baby steel at atungkutawon. Kung tanang ng kristal, magbungkag dito, hanggang na malusaw, matunaw siya. What God did is gikutaw niya ang mga tao, ang kasing-kasing sa mga tao, ug na ang ilang mga pagbati na pukaw.
ingon sa pulong sa Ginoo, and the spirit of all the remnant of the people, and they came and worked in the house of the Lord, the host of their God. I'm sorry, before ani, sa verse 14. So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the spirit of Joshua, the spirit of all the remnant of the people. And after God stirred up their hearts, they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God. Wala itong ikinahanglan. Siya itong kasing-kasing, bugna mag sa bulatong sa Ginoo. Wala po na yung nasundang na magtrabaho, na mag-alagad sa Ginoo, maghago para sa Ginoo. We need God to stir us up. Magbawin ka sa Ginoo. And then that love to work for God will pinahigay siya, mag-iraw, magkatong nahibawakan mo ng Kristohanon. After the Lord worked on in the hearts of His people, nang trabaho sila, kung wala nila gindangan ng trabaho, hangtod na mahuman ng templo. Hangtod minayapot na si Nehemiah, ang wall upon sa Jerusalem. The wall and the temple was completed. When God stirred up their hearts, and when each of them, kada usa sa ila, nagpanginlakot na sa trabaho. Wala yung result ng trabaho basta magkinabangay. Amen? Tingnan sa pulong sa Ginoo. Go up, verse 8, go up to the mountains and bring wood and build the temple, that I may take pleasure in it and be glorified, says the Lord. Kung gusto ka na mahimaya ang Ginoo, mahimot ang Ginoo sa iyong kinabuhi, be part of the whole making in every work or program or activity na iya para sa Ginoo. Una yung dinig. Be part of the whole making sa pag-build sa temple, sa palaw ni Nehemiah, pag-rebuild sa wall sa Jerusalem. Huwag ang Ginoo na himuot. Kada usa sa ilaha, naghatag siya pagpahimuot sa Ginoo. Naghatag siya paghimayat sa Ginoo. Nga naman, somehow in one way or the other, naghimok sila silang bahin o sa makaya nila paghimok sa trabaho ng iya sa Ginoo. Kristo nga nun, don't just see a corner. Ayaw naglingkod sa corner. Ayaw lang ipalabay-labay ang mga opportunity na mag-alagad ka sa Ginoo. Ayaw unya-unyaa ang Ginoo. Why? We know that God or the Lord Jesus Christ is coming soon. Wala nang may panahon na magnanamlamin ba? May panahon na siya lang o sinang kita na yun. Let's grab every opportunity to serve God. Why? Kaya na yung panahon na pagkuha mo ito sa Ginoo. Tapos, hindi man tayo empty handed, gamay lang kaya itong mga offer sa Ginoo. Kabalo mo ka ng itong mga rewards. Speaking of rewards, parang itong mga rewards, pagdapot sa langit, to be converted into a crown. Hindi rin siya literal na, pero it will be converted into something na atong i-offer sa tuwilan ni Jesus Christ. Now, listen to this. Let's think. How much or how many? Daghan na bang naasa kong kamot ng tigong na ito? Nga pagkuhawan ito sa Ginoon pagkahit ako sa rapture or sa second coming, Lord Jesus, muna ang akong ihalag sa inyo. Bansin ng mga tao dito, nagpag-uod na pagkula sila mga ihalag sa tingnan ni Kristo. Nagpapalik-palik sila sa ligutanan, kitaghan kayo. Kunya ako dito, isa na ako ka, isa na ako ka-delivery. Wala pa dito nagpag-uod, kay gamay na kayo ng ihalag sa inyo. But it's a challenge. Kada usa sa tuwa, kung tinuon niya anak ka sa Ginoo, nagtuo ka ng Jesus, nagdawat ka ng Jesus, na imong personal na manluluwas, you are then subject to gather, ha? Magtigong o mga butang na itong mahalag ito sa tila ni Kristo pag-uog sa langit. Asal ang buhaton, din sa kalibutan. Christians, we reach that point, tungod kay magsubo din sa kalibutan, kung ang atong attitude para sa bulton sa Ginoo, dili eksakto, wala kita mahimo para sa Ginoo. We should have the heart that is God-centered, occupied by God. A heart that loves to worship God, a heart that loves to work for God. Ano nga mga butang?
gukba nato para sa pagsimba sa Ginoo. Saan mo? I don't know kung nagunangon na nga pag-anin mo sa simbahan mo na lang. No, it's not nothing. It is something in the heart of God. Shall we all rise, please? And we will sing the first stanza of the Passion for the Day. And after that, we will spend a prayer. Let's make it a prayer to God. It will stir up our hearts. For it cares us more. Give us more grace that would enable us to serve Him better. Pagkakot sa Ginoo, nagandang offer para sa iya. Praise in my heart, O dear Father, on me and me only. That is the heart that loves God and loves to honor Him. Sing this prayer for thee.